meron na akong nabasa guys sa PesoSense na yung lalaki nasa abroad, tapos yung kumikita siya ng 120,000 monthly, tapos ang pinapadala niya sa asawa niya daw ano, 50 mil kada buwan. Meron siyang anak na dalawa, elementary daw, tapos yung 50 mil daw kulang pa daw yun, kinakapos pa daw yung asawa niya sa budget na pinapadala ng 50 mil. Minsan nga sumusobra pa daw, nagiging 60 o kaya 80,000 ang pinapadala niya, pero kulang pa rin daw. Nangungupahan sila ng bahay, pero yung lalaki ang nagbabayad. Yung talagang 50 mil na pinapadala niya, minimum. Talagang pang-budget lang nila yun, pangkain o kaya para sa mga anak niya. Pero kinakapos pa rin daw. Kaya humingi siya ng advice dun sa PesoSense. Kaya kayo guys, sa tingin ninyo, yung bang 50 mil na yan, may dalawa kang anak na nag-aaral elementary. Hindi ko lang alam kung sa public o private nag-aaral yun. Pero kayo, sa tingin nyo, ano na ba yun? Kasya na ba yung 50 mil na yun? Kasi yung 50 mil, ano lang nila yung budget lang nila sa pagkain at sa school ng mga bata. Na nakulang daw. Ano sa tingin nyo? Tama na kaya yun o kulang talaga yung 50 mil na yun? Kasi nga talaga, pagka lumalaki ang kita natin, lumalaki rin ang gastusin eh. Pero yun si ano kasi, yung sender na yun, nababasa ko sa mga comment doon, ang swerte daw ng asawa niya kasi good provider yung lalaki. Nagpapadala ng kada buwan 50 mil. Kaso yung sahod ng lalaki, nasa 120,000. Oh. So bali, wala pa sa kalahati yung pinapadala niya. Pero kung dalawang anak niya, kung sa public nag-aaral yun, baka pwede. Baka sobra pa. Pero kung sa private nag-aaral, baka kulang din yun, diba? Kasi siyempre pag sa private ka nag-aaral, malang babayaran doon. Tapos siyempre yung mga ano pa, service-service pa, pambaon pa ng mga bata. Hindi natin alam kung hanggang saan yung 50 mil niya na yun. Depende yun kung anong klaseng pamumuhay ang sa asawa niya. Pero sa tingin niyo, pag kayo, saan kasya na kaya yung 50 mil na yun sa inyo? May dalawa kayong anak.